po muli mga boss at welcome po muli sa akin channel. Isang maiksi lamang po itong paalala at pagtalakay kung bakit po natin kailangang mag-full wave o i-full wave ang ating mga motor. Kung mapapansin niyo po, ito po ay isang stator. At ito pong parting ito, ito po yung tinatawag na primary. At ito po, ayan pong ibang natitira na yan, yung karamihan na yan, ayan po yung secondary winding. At ito pong stator na ito ay half wave po lamang. Meaning, ayan pong secondary winding na yan ay nahati sa dalawa. Ang kalahati po ay para sa charging at ang kalahati ay para sa lightning. Okay po. Ngayon, ang mga motor na may katulad po ng ganitong charging system ay yung mga TMX155, XRM110, Wave100 at iba pang mga motor. Kung makapansin nyo po doon sa mga motor na yon, ang kanila pong headlight ay nabubuhay lamang kapag ka po buhay ang makina ng motor. Dahil po, dito po nang gagaling ang power po ng ang kuryente po, ang power ng kuryente ng headlight nila dito sa lightning. Ngayon po, bakit po ba natin kailangang mag-full wave o full wave ang isang motor? Okay po. Kasi po, kalimitan, yung mga may-ari po ng mga motor, ang ginagawa po sa motor nila, lalo na sa headlight, ay ginagawa po nilang battery operated. Battery operated meaning, yung kanilang headlight, idinedirekta nila sa battery. So ibig sabihin, kukonsumo ng power ng battery. Hindi na dito manggagaling. O kaya naman yung iba, instead na battery operated, ay nagdadagdag pa ng ilaw or iba pang accessories na gumagamit ng battery o na kumukonsumo ng power ng battery. Pagka ganun po ang nangyari, ang ating pong battery ay malaki po ang itinatapon na karga o power na hindi naman kayang ibalik o i-charge ng tama ng ating stator dahil nga po ito ay half wave lamang. Kaya po doon pumapasok po yung pag-full wave o pinu-full wave ang isang motor. Kasi po pag hindi po natin ginawang i-full wave yan at puro nga po puro pagdadagdag ng konsumo sa power ng battery ang ginawa natin sa motor, may posibilidad po na ang ating battery ay magkadiferensya. Yun lamang po, isang paalala kung bakit po kailangang i-full wave at paalala rin po kung bakit nasisira ang isang battery. Sa mga subscriber ko po, abangan nyo pa po yung mga ibang videos ko na i-share sa inyo para ako po ay makatulong sa inyo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.